Ayun, nagbabalik po ako si G. Ayan, good morning, good morning, good morning. Magandang tanghali at magandang hapon po at magandang gabi po sa inyo lahat. Kung saan man tayong sulok ng bundok, kung saan man tayong lupalop ng daigdig. Ayan, good morning po sa inyo lahat. Sana okay lang lahat. Naku po, mainit-init na balita, mga kababayan. Si Maharlika po, nagwawala sa galit dahil talagang ipapadyotay na daw siya, ipapaligwak na daw siya nilili sa Araneta Marcos. Nako po! Totoo ba yun? Ang dami niya mga binanggit na pangalan. Kasama na si Vic Rodriguez, Atty. Harry Roque, Glenn Chong, at Chuchu na ipaliligwak. Tutugisin na daw, papapatay na daw nilili sa Araneta Marcos. Nako! Totoo kaya yun? Umabot na ba tayo sa patayan, mga kababayan? Umabot na ba tayo sa ganon na krimen? Sa akin, parang hindi naman. Sobra naman yun. Ang mga kasinungalingan, even before nung panahon ni Duterte, anak, there's Las Cañas talking about Inday Sara now. Yan po ay kagagawan ni Lisa Smags, ni Robles, kagagawan yan ng waka ng inang ahas na gobyerno ito. Another thing here, okay? Dapat ay may weekly report para tuluyang maikubra ang pera galing sa kababayan. Weekly report is screenshot nila ng mga pages i-forward sa mga tao ni Dalagisa, si Langka, si Peralta, si Zabrico, ayan, sila yan, ang magkakagrupo. Para what? Para mag-report na, you know, na nagawa nila ang kanilang trabaho, mga palangga. Nakita ninyo? See? Para what? Para, again, i-counter o talunin ang expose ni Pangulong Duterte, tabunan lahat ng issue, pati yung sa PCSO right now, na, you know, ginagawa nila ngayon, yung nakita-kita nyo naman yung sa PCSO, na binababoy tayo. Kita-kita nyo naman ang message ni Lisa Smags, nag-1 million na yan sa TikTok, yung sama-sama tayo maging millionaire. So, ngayon palaga, yan po ang order ngayon. Imagine ninyo, imbis na asikasuhin ang waka ng inang to, ang pagpalago ng ekonomiya, pagbigay ng trabaho, pagtulong sa mga may sakit, pagtulong sa mga OFW yung naiipit sa ibang bansa, mga na hindi pa napapauwi na mga bangkay na mahal sa buhay, na hindi na pa-process ng tama dyan sa mga embassy, okay? Sa iba't ibang lugar. Pero inuuna nila kung paano po i-counter o ibagsak ang revelasyon ni Pangulo Duterte. Kasi takot na takot na si Lisa ngayon dahil gusto niyang manatili sa kadyutahan niya dyan sa pwesto niya. Alam niyo na, mga kapulisan, imagine niyo, pati kayo, target na ni Lisa. Lahat kayo dyan sa Davao na ma-identify kay Duterte. So imagine niyo, wala na kayong laya. Pati sarili niyong pakit, pati puso niyo, isip niyo, gustong himpamimasukan ng waka ng inang Adictus Benedictus Fulguronic na gobyernong ito. Sila? O, dahil nagpa-interview si Attorney Vic, another revelation. Attorney Vic, sa akin, galit na galit ang kampo ni Kuting at ni Lisa Smags. Doon, although napakaganda nga ng interview. Wait lang po. Yung kay Atty. Vic Rodriguez, wala naman siyang sinabi about pulburon ni BBM. Wala siyang nakita doon. Hindi nagsalita si Vic Rodriguez, Atty. Vic Rodriguez. One thing, yun, yung maganda yun. Wala siyang sinabing masama sa tanong ni Maharlika about pulburon, about sa sinabi ni Pangulong Duterte. Kay PBBM, walang sinabi si Atty. Vic Rodriguez sa pulburon dahil ayaw doon yung magsalita tungkol sa issue na yan nang hindi daw siya nakakakita or wala siyang idea o wala siyang alam. Mahirap nga naman yun magkwento na wala kang ebidensya. So, wala siyang nakita doon. Hindi umamin po si Atty. Vic Rodriguez. Yun. So, aman ko. Bahala na siya. Yun ni Atty. Vic doon, hindi nga sila minura ng waka ng ina. At nabanggit din ni Atty. Vic na wala namang ikinaso sa kanya. Ever since nung siya ay nakasuhan ng mga offshore accounts. Ngayon, mga palaga, nag-order si Lisa Smags, okay, sa Intel Agency para daw hanapin ang mga offshore accounts ni Atty. Vic. E di mahanap mong daga kung may mahanap ka. Huli ka na. O, di ba? Parang hindi mo na ako naniniwala doon. Sobra naman yun. Kasi,
Ewan ko, saan ba nanggagaling yung mga sinasabi ni Maharlika? Yung iba naniniwala ako, yung iba hindi. Tulad nito, sobra naman yun. Hindi na tayo aabot sa mga guruguran na yan, pagpapapatay, pagpapaliguak na yan. Hindi naman siguro. Hindi. Kasi, alam nyo, pag nangyari yan, lalong masisira ang Marcos sa taong bayan. So, malamang sa hindi, hindi po mangyayari yan, mga kababayan. Pag mga pulburonic talaga, delayed, okay? Ang bagal ng grass, ng, you know, ang bagal ng utak. Kasi ang inuna ni Lisa ay magdakaw sa kababayan, makialam, magtanggap ng pera sa Okada, magtanggap ng pera sa Pogo, sa PCSO, sa PPA, lahat ng ahensya sa custom, sa Department of Agriculture. Papunta tayo mamaya, talk about agriculture, mga palaga. Ngayon, mga kababayan, galit si Butot. Okay? Galit na galit si Butot ngayon dahil naging kaalyano na ni Maharlika ang mga tao katulad ni Attorney Vic, katulad ni Pangulong Duterte na mismo na-confirm ang lahat ng mga in-expose ko dito. Kaya nagwawala na ngayon si Lisa at gamitin daw niya lahat ng kapangyarihan na meron sila sa gobyerno at pera para ipatumba not only Maharlika kundi lahat tayo. Diba ako may patong na ulo ko? Gugurgurin nga ako, diba? At ngayon si Attorney Glenn Chow. Attorney Glenn Chow, di ba kami nag-usap? Gugurgurin tayo for whatever means. Gugurgurin, Attorney Vic, gugurgurin, Harry Rocky, gugurgurin, lahat, si Kongkongap, si Attorney Arellano na nagsalta. Hindi ako naniniwala dyan sa gurguran na yan. Pasensya na po mga kababayan. Ay, may kanya-kanya tayong paniniwala sa buhay. May kanya-kanya tayong prinsipyo sa buhay. Basta ako, hindi ako naniniwala dyan sa patayan issue na yan. Gurguran ko ano man yung term na yan ni Maharlika. Pero kung sa galit, pareho lang kayo may galit sa puso, madam. Kung si Lisa, eh wala tayong pakialam doon. Ay pakialam na tayo sa bayan, sa bansang Pilipinas. Kung totoo man yan, doon tayo makialam. May mga kanya-kanyang galit itong dalawang to. Hindi ko alam bakit galit na galit si Maharlika. Hindi ko alam. Ayoko magsalita. Of course, the Duterte is gugurgurin tayo. By the way, may na-receive akong what do you call it? Short clip. Na inaatasan na ba? Hindi ko pa na-confirm yun. Paki-comment dyan. Na inaatasan na vocally. Nagbigay na ng statement si Kuting na papapayagan niya na yung ICC. Whether nagbigay siya o hindi ng breaking news na yan, ng statement na yan, December pa lang, sinabi ko na sa inyo yan. December pa lang. Ah, yung ICC po, nagsalita po dyan sa PBBM, hindi daw niya papayagan o hindi daw niya papapasukin o hindi makikialam ang ICC sa Pilipinas. Hindi daw niya papayagan. Or kung makakapasok, ano ba yung sinabi ni PBBM? Pag-aaralan, basta hindi tayo makikisali dyan. Hindi pa naman nagbe-breaking news itong mga araw na to na ang ICC ay magkikimasok sa Pilipinas. Na drama-drama lang ang kunyaring pag-aayaw ni Marcos Jr. ni Kuting na, you know, na for 100 times na sinasabi niya na hindi dapat umapasok ang ICC dahil may sa Pilipinas dahil may sa retired soberenya, Eklabush. Di ba? Anong sabi ko sa inyo dyan? Gawa-gawa lang ni Kuting yan. Kasi yun ang uno sa kanya ni Lisa. The intention there, back in December, I told you about that, kung nakapalo kayo, balikan nyo yung mga pinag-ngako dyan, na papapasukin nila yan. Dahil pumasok na nga December pa lang. Diba? Sinabi ko sa inyo, sino yung unang pumasok? Si Chantal Daniels. Forget the isa. Basta, dalawa, isa, ito kami sa inyo pangalan. Mayroon tayong hawak na ebidensya niya na pinapasok na ni Lisa at ni Kuting. Kaya kung ano ang pronouncement ni Kuting Jr. ay chika-chika talaga yan. Because the intention is sirain si Inday Sara. The intention para si Inday Sara ay totally mawala na sa picture. At sila na... Hindi naman siguro ng mga kababayan. Kasi nagsalita naman si Vice President Inday Sara kagabi na nagpapasalamat siya sa administrasyong Ferdinand Marcos Jr. na sa pagsuporta nga sa kanya, lalo na sa Department of Education at Chuchu, yun. Mukhang hindi, kasi mukhang tuloy naman ang unity. Si PBBM hindi pala patol sa mga bagay-bagay. Si sa asawa niya, siguro, hindi ko alam, mayroong pagsalita na wala man masyadong ebidensya. Nga, ang mamuno for 6 times 3, 18 years, kaya nga lumabas yung People's Initiative na pinag-uusapan at dyan din nagkalit, ang Pangulong Duterte, at yun din nagsalita si Attorney Vic, si Attorney Glenn, lahat ng mga nagsalita. Dahil nga, the intention of People's Initiative ay panglilinlang, pangbabagoy sa atin, sa kabanang bayan, pangbabagoy sa mga Pilipino na binayaran para
sa pamamagitan ng ayuda. Okay? Ang ginawa nila. So December pa lang, sinabi ko na sa inyo na this ICC, the reason why mapapasukin nila yan, isang best sa tayo mabuhay sa mundong ito. Siguraduhin ko na ang buhay ko ay hindi nyo makakalimutan dahil nilabanan natin ang isang mga buwaka ng Pinang, Araneta, Romualdez, Poting ng Norte. At ikwento nyo yan sa inyong mga palanggang mga anak na may isang babae na hinara ang sibat, ang mga demonyong mga polvoronic. For sure makakalimutan din yan. Hindi biro ang tinatahak natin landas, mga palanggang. Pinili ko ba to? No! Ito ay dala ng silakbo ng aking damdamin dahil sa buwaka ng inang pang-aapi sa inyo, sa atin lahat. Laban tayo ng laban. Proud to be Filipino. Ipinagtatanggol natin ang ating bayan wherever we go. Magagaling ang Pilipino. Magagaling ang mga buwaka ng inang sinador, kongresista, demonyo puting, lisa, lahat mga inayupak na mangawat ng ating pera, mga balga. So dahil hindi sinunod ni Duterte ang utos ni Lisa Trooper Samir, na dating chief of staff, na tanggalin o disqualify si Lenny Robredo, ito po ang higanti niya sa taong bayan, higanti niya sa mga Duterte na gagamitin ang lahat ng kapangyarihan para what? Durugin not only the Dutertes but tayo lahat. Kasi, kung gusto ni Lisa talaga galit, kasi ganda-ganda siya kay Duterte, Duterte is super dumaan, ay mga early ka, ganun ba siya, di ba? Ang buwaka ng inaakala mo magaling kang manamit na kuritot, bugyot ka. Tignan mo yung mukha mo, kahit gamitan ka ng ginto, burak ka pa rin, Lisa. Grabe naman yun. Ang babag nilalaman mo, kahit pinanghugas mo sa kipay mo ngayon, ay galing sa nakaw sa bayan. Bawat na nalalaytay ng dugo sa pamilya mo, Lisa ay galing sa pera ko, pera ng OFW, pera ng taxpayers. Kaya ikaw, jutang jirina ka, wala kang pwedeng ipagmalaki sa mundong ito. Grabe naman yun. Dahil ikaw ay sugo ng ulo po, sugo kami sa tanas. Grabe! At dapat ka na mawakasan. Dahil ikaw ang punong dulo ng kahirapan, ng kababuyan, ng pulmuron sa Pilipinas, dahil ikaw mismong asawa, ay inaalaw mo maging judictus benedictus ang asawa mong pulmuronic imbis na awatin mo kahit na pinarehab-rehab mo pa yan, pero dahil hanap na ng katawan ni puti kaya sinusuplayan mo ang kanyang bisyo sa ngala ng iyong what? Ambisyon na maging one day isang maging powerful at maging mayaman. Mayaman sa what? Galing sa pangdurugo. Kaya oras, okay, na dumating ang panahon. Ano? Ang buhay ay una-unahan lang. At nauna ka, matsugi, sa amin, ipapagawa kita ng magandang regalo sa huling sandali na iyong pagkaahas sa mundong ito. Inayupa ka. Dahil hindi niya pinagbigyan na magiging DA si Puting dahil nabamag eh. Sinabi na Duterte, hindi pinagbigyan na i-disqualify si Lenny, nag-iiganti siya ngayon. Nakakita niyo naman yung video doon sa send-off doon sa Vietnam, di ba? Nung kay Sarah, na iniwasan na si Sarah. At sino kang putang jutang jilinas ka? Sino kang giatay ka? Wala kang kapangyarihan, butod ka? Wala kang kapangyarihan, hinayupak, sumaw-saw ka na? Di ba? Kahit sa kabila ng ang kuting, yung chuk-chuk na iba, dahil sukang-suka na siya sa giti mo, sa kipay mo, dahil mabagnot ka, ano, makyo, pero nag-stay ka sa mala ng power dahil nga under desire si Puting at nagpa-jombang-jombang lang. Ito po ang tinutulog ngayon sa ating kahirapan sa taong bayan ni Mac... Ace! Hindi ko kinaya yon, mga kababayan. Nako po! Saan ang gagaling ang galit ni Maharlika? Bakit po siya nagsusumigaw? Halos maputol na ang liig sa galit, mga kababayan. Saan ang gagaling itong galit niya? Bakit ganun na lang ang pag-iimutok niya sa Pangulong Marcos at sa pamilyang Araneta Marcos? Nako po, mga kababayan. Kalma lang po. Kalmahan lang natin ang buhay. Easy! Relax! Dadating din tayo dyan. Umalma ka lang. Naku po, mga kababayan. Hindi ko kinaya yun. Magpapasalamat na lang po ako sa inyo lahat. Sa mga panagsakong sumusubaybay po sa aking YouTube channel. Magandang umaga po sa inyo lahat. Naku po, ang init ng sigaw, ang mapasabog ng bunganga ni Maharlika. Naku po, hindi ko kinaya yun. Oh,
Good luck po sa ating lahat mga kababayan. Maraming salamat po. Please, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please like and comment. Siyempre subscribe na rin po Genius TV. Mag-iingat po tayo lahat mga kababayan. God bless po. Kalma lang. Diyos ko naman.